Welcome sa part 1 ng ating tutorial para sa industrial motor control. Sa tutorial na ito ay pag-aaralan natin ang mga symbols na mga devices na malimit kinagamit sa pagbuo ng motor control diagram. Merong dalawang international standards para sa mga symbols at ito ay ang NEMA at IEC. Ang ibig sabihin ng NEMA ay National Electrical Manufacturers Association. At ito ay isang American standard. Ibig sabihin, lahat ng mga produkto na gawa sa US o kaya ay mga bansa na nakabase sa American standard ay gumagamit ng NEMA na standards. Ito namang IEC, ang ibig sabihin ay International Electrotechnical Commission at ito ay isang European standard. So, ito naman ang basihan ng mga manufacturers galing sa Europe, katulad ng Germany, France, UK at iba pa. Sa tutorial na ito, ang gagamitin natin na standard ay base dito sa NEMA. Isa sa palaging ginagamit na symbol sa control schematics ay ang push button. So, ang symbol ng push button ay ganito. Isa sa mga type ng push button ay ang normally closed na push button. Ang simbol nito ay ganito. Ito ang kanyang moving contact at ito naman ang kanyang stationary contacts. So dito sa stationary contacts, dito natin i-connect ang ating push button symbol sa ating control circuit. So, ito ang stationary contact. At ito naman ang movable contact. Okay, so sa normally closed na push button, ang ating movable contact ay nasa ilalim ng ating stationary contact at ito ay ang dalawa ay magkalapat, so dapat magkalapat sila. Ang normally closed push button ay ginagamit bilang stop na push button. So ito ay palaging naka series sa ating coil sa ating control circuit. So ito ang example ng ating normally closed push button or stop na push button. So ang kung mapapansin niyo, ang kulay nito ay dapat pula. So ito isa pang example ng normally closed na push button. So ito, kung hindi natin pinipress, ang contact na ito ay normally closed. At once na press natin, yan ay mag-open. Okay, so kalimitan ng mga push button ay momentary contact devices. Kung saan ito ay magko-close or mag-open lamang kapag press natin. At pag ating nirelease, ito ay babalik sa kanyang normal na posisyon. So, ang isa pa nating klase ng push button ay ang normally open na push button. So,
So ang symbol ng normally open na push button ay ganito. So ito ang kanyang movable contact at ito naman ang kanyang stationary contact. So kung mapapansin niyo, meron siyang gap. May gap between sa ating movable contact saka sa ating stationary contact. So ito ang okay, so ito ang halimbawa ng ating mga normally open push button. So ang kanyang kulay ay palaging green. Okay, so kapag hindi natin pinipress, ito ay naka-open. At once na press natin, ang kanyang contact ay mag-close. Okay. So ito ay palaging ginagamit bilang isang start na push button. Meron din tayong tinatawag na double acting push button. So sa double acting push button, ito ay merong normally open at normally closed na contact. So ang symbol ng double acting push button ay ganito. So ito ang ating movable contact at meron siyang dalawang stationary contacts. So isang normally closed at isang normally open. Itong double acting push button ay kung minsan ginagamit natin, halimbawa meron tayong forward reverse na controller at gusto natin direct reversal, or ibig sabihin hindi tayo dadaan sa stop para mag reverse ng ating rotation. Halimbawa naka forward tayo ngayon. Okay, so kung gusto natin i-reverse, once na prinis natin ito, ito ngayon ay mag-release, mag-open ito ngayon ang contact na ito. So ito ay halimbawa naka-series doon sa ating forward na coil ng contactor, at pag na-diin na natin, magkakaroon siya ngayon ng contact dito sa pangalawang stationary contact natin. So ito naman ngayon ay maaaring naka-series doon sa ating reverse na contactor coil. So yan ang isa sa application nitong double acting na push button. So ang isa pang symbol nito ay ganito. So pwede natin gawing dalawang push button, isang normally closed at isang normally open. Ngayon, lalagyan lang natin ito ng
dash na line dito. So ibig sabihin nito ay meron siyang mechanical na connection. Okay. So pag press natin ng push button, ito ay mag-open ang contact na ito at ito naman ay magko-close. Ito ang example ng double acting na push button. So meron siyang normally close na contact at meron siyang normally open. So actually ang ating normally close na push button ay pwede natin gawing double acting push button. So dadagdagan lang natin ito ng contact block na normally close. Okay, so yan. Ito ngayon ay naging double acting push button na. Meron din tayong tinatawag na stack push buttons. So kapag kailangan natin ng maraming contact, pwedeng magdagdag ng contact blocks sa ating ordinary na normally close push button or normally open na push button. So halimbawa, itong ating normally open na push button, pwede tayong magdagdag dito ng mga additional na contact blocks. Okay, so kung kinakailangan natin ng mga additional na contacts para sa ating push button. Yan. So tatlong contact blocks na magkakapatong. So ito yung tinatawag na stack push button. So, simple nito, kung ito ay normally open, so dahil tatlong push button ito, so ganyan lang. Lalagyan lang natin ito ng dash na guhit para mag-indicate na ito ay merong mechanical connection ang tatlong contacts na ito. Okay, sa normally closed naman, so tatlong, halimbawa kung tatlong contacts ang ginamit natin, so yan, lagyan lang natin yan ng dash line para mag-indicate na meron siyang mechanical na connection. Okay, halimbawa itong ating stop na push button, so normally close, magdagdag tayo ng mga contact blocks. Yan. Meron lang itong limitasyon. So kapag masyado ng mahaba yung kanyang dugtong, medyo matigas dinan. Okay, so hanggat maaari, mag-limit tayo sa tatlong patong para hindi masyadong matigas pag prenes natin. Okay, ito naman ang ating emergency stop na push button. So ginagamit ito para madaling i-off ang control circuit kapag during emergency o kinakailangan nating patayin ng mabilisan ang ating
motor controller. So ito ay basically ay normally close na push button, at para mag-open, so kailan diinan lang natin itong kanyang operator. Okay, so once na nadiinan natin yan, maglalock siya ngayon. Naka-open ngayon itong ating contact. So magko-close lang uli yan kapag ating nireset. Ito ang symbol ng emergency stop push button. So ito ay isang normally closed na push button, at ang pinaka palatandaan na ito ay isang emergency switch ay ang kanyang tinatawag na operator or yung kanyang itong ating pindutan. So ito ay mushroom head na push button. Okay? So ang pinaka basic na configuration nito ay normally closed. So ang purpose nito ay para once na prenes natin, i-open niya yung ating control circuit. Pwede rin tayong magdagdag ng contacts dito sa ating emergency push button. So halimbawa, kung gusto natin ng normally open na contact, pwede nating idugtong. So halimbawa, gusto nating magbigay ng signal sa ating controller para magbigay ng alarm na tayo ay nag-initiate ng emergency stop. So pwede tayong magdagdag ng normally open na contact or parehas na normally close na contact. So depende sa kombinasyon na gusto natin. So ang importante ay meron tayong isang normally close na contact sa ating emergency switch or emergency stop na push button. So meron tatlong klase ng emergency stop na push button. So ito ay ang twist release, so pangalawa ay ang push-pull type, at pangatlo ay key release. So itong hawak ko ngayon ay twist release na emergency stop push button. So once na prenes natin, para mag-reset, meron tayong nakikita dito ng mga arrow. So kailangan lang ikutin natin sa direction na ito. Okay, so once na inikot natin yan, angat siya uli. So magkuklose uli yung ating contact. Okay, yan ang twist release na emergency stop push button. Ang push-pull naman na emergency stop push button, once na prenes natin, para mag-reset, kailangan lang na hatakin natin ito para umangat uli. So yun ang push-pull type na emergency stop push button.
Ito namang key release na emergency stop push button, meron siyang susian dito sa gitna. So kailangan natin ng susi para ma i-release or may reset once na release natin ito. So hindi siya angat hangga't hindi natin sinususian. So yan ang key release na emergency stop push button. Ang susunod na didiscuss natin ay itong tinatawag na selector switch. Ang pinaka-common na selector switch ay ang 2 position at 3 position na selector switch. Although meron ding 4 position or higit pa na selector switch. Okay, so i-discuss lang natin dito ay ang 2 position na selector switch at ang 3 position na selector switch. So ang 2 position na selector switch ay ganito ang kanyang symbol. Okay, so meron tayong dalawang stationary contacts. Ngayon, ang ating movable contact ay nakalapat dito sa unang stationary contact natin. So ito ngayon ay normally close at ito ay normally open. Kung titingnan natin yung ating symbol. So ito ang position 1. Ito naman ang position 2. So ito ang ating, halimbawa ito ating contact A at saka B. Ang hawak ko ngayon ay actually ito ay 3 position na selector switch. Sa 2 position na selector switch, dalawang position lang ang pwede nating gawin. Unang position saka yung pangalawang position. Halimbawa naka-position 1 tayo ngayon. Itong contact A natin ang naka-close. Pag pinihit natin sa position 2, mag-open ang A at ang B naman ngayon ang magko-close. Okay, so pwede natin siyang gamitin sa automatic or hand application. Automatic or manual application. Pwede rin natin gamitin as on-off switch. So, ang gagawin lang natin ay tatanggalin natin ang contact block natin dito sa position A para ang magamit lang natin ay ang itong contact block sa B. Okay, so sa 3 position na selector switch naman, ito ang kanyang symbol. So, meron pa rin tayong dalawang contact block. So, ito ang kanyang pinaka-basic na requirement. Dalawang contact block. So, meron tayong movable contact. Okay. At meron tayong tatlong position.
Okay, so ito ang ating dalawang kontak. So ito ang ating 3 position selector switch. So position 1, 2, 3. Pwede natin gamitin as hand off or automatic na mode. Okay, so halimbawa naka nasa position 1 tayo ngayon. Ang ating contact A, ito ngayon ang magko-close. So meron tayong contact dito. Okay, so once nilagay natin sa gitnang position or sa position 2, yung ating dalawang contact ay walang connection. So parehas yung naka-open. Okay, so wala tayong contact dito. Pag nasa pangatlong position tayo, ito namang contact B natin ang magkakaroon ng connection. So ito ang kanyang pinaka truth table. Katulad ng ating mga normally open saka normally closed na push button, pwede nating dagdagan ito ng additional na mga contact blocks. So magdudugtong lang tayo dito. So halimbawa, tanggalin natin ito. So pwede tayong mag dugtong dito ng mga additional na contact blocks. Depende sa requirement natin sa ating control circuit na dinidesign. Ang susunod na symbol na pag-aaralan natin ay ang coil ng relay, control relay or magnetic contactor. Basically, ang symbol ng coil ay circle. Sa loob ng circle na ito, dito natin ilalagay yung label ng ating relay or contactor. Halimbawa, gumamit tayo ng relay 1. So, pwede tayo maglagay ng label na R1 dyan. Okay, so pwede ring halimbawa magnetic contactor MC1 or M1. So ang bawat coil ay merong associated na contacts. So itong ang mga contacts na ito ay normally open na itong ating coil. Ito naman ang kanyang contacts. So meron tayong normally open na contact at meron namang normally closed na contact. Okay, so ito ang symbol ng normally closed na contact. Ngayon, kapag nag-label tayo nitong ating mga contacts, dapat kung ano yung associated na coil, yun din ang kanyang magiging label. So halimbawa, ito gumamit tayo ng M1 dito. So dapat ang label natin dito ay M1. So ito ay para ma-identify natin na para siya sa M1 na contactor. Dahil sa isang schematic diagram or control circuit, maaring marami tayong gagamitin na coil. Ang operation ng relay, control relay at contactor ay
pag-usapan natin sa susunod natin na mga video tutorial. So sa tutorial na ito ay symbols muna yung ating dinidiscuss. Ang susunod naman na symbol na didiscuss natin ay ang thermal overload relay. Okay, so ang kanyang symbol para sa power circuit ay ganito. So yan, tapos pabaligtad na semicircle. At para naman sa control circuit, gumagamit tayo ng normally open or normally closed na contact. Ganun din kung ang label natin dito ay halimbawa nag-label tayo dito ng OL1, ganun din ang ating ililabel sa kanyang associated na contacts. May mga pagkakataon na kailangan gumamit tayo ng mga sensing devices para sa automatic operation ng motor control circuit. So, ilan sa mga ito ay ang level or float switch, flow switch, pressure switch, temperature at limit switch. Level or float switch. Flow switch. Pressure switch. Temperature switch. At level switch. Okay. So, didiscuss natin isa-isa ang symbol ng bawat switch na ito. So, unahin natin yung level or float switch. Ang normally closed na symbol ng float switch ay ganito. Okay. So ito yung kanyang moving contact at ito naman ang kanyang stationary contact. So ang kanyang pinaka symbol ay itong bilog na ito at ang moving contact na ito.
So take note na ang moving contact na ito ay dapat nasa ibabaw at nakalapat sa stationary contact na ito. So importante ito dahil dito natin malalaman kung ang ating normally closed na contact ay nasa kanyang initial na position or nasa kanyang normally closed held open na position. So ito naman ang kanyang normally open na symbol. Okay. So, yan. So, dapat itong kanyang moving contact ay nasa ilalim ng stationary contact na ito at dapat merong gap. Okay, dahil ito ay normally open. So, ang mga level or float switch ay ginagamit para sa pag on or off ng ating control circuit, especially pag ginamit natin sa pumping applications. Halimbawa, gusto nating mag-fill ng liquid sa isang tanke. Ito yung magde-determine kung it's either may laman or puno ang ating tanke. So, ang susunod ay ang flow switch naman. So, ang flow switch, ito ay maaari natin gamitin para ma-determine natin kung merong flow sa ating piping system. So, ito ay magagamit natin bilang protection sa ating pump para kapag wala tayong ma-detect na flow sa ating system, dapat hindi umandar yung ating pump. So, ang kanyang normally closed na symbol ay ganito. So, ganun pa rin itong kanyang moving contact dapat nasa ibabaw na portion dito ng stationary contact. Tapos, meron tayong symbol dito ng paddle. So, itong paddle na ito, ito yung nagsisense ng movement ng liquid doon sa ating pipe. Okay, at ang normally open naman ay ganito. So, ganun din. Katulad ng ating float switch, ito ay nakababa at merong gap mula dito sa ating stationary contact. So, yan ang symbol ng flow switch. Next ay ang pressure switch naman. So, ang pressure switch, kinagamit natin para mag-on-off ng ating control circuit kapag ito ay ginamit natin halimbawa sa mga booster pump natin. Ang kanyang symbol ay ganito para sa normally closed. So, itong ating stationary contact. Okay, at dito, meron tayong half circle na symbol. So, yan ang kanyang normally closed. At ang normally open naman, yan. Susunod ay ang temperature switch. So, ang temperature switch, maaaring gamitin natin sa ating boiler para ma-determine natin
or mag-on or off ang ating control circuit kapag tumaas or bumaba yung temperature ng ating medium, ang ating liquid. So, pwede rin itong gamitin sa ating mga HVAC system. Kapag nagbago ang temperature ng ating hangin, ang ating temperature sa loob ng isang kwarto, so pwede itong mag-on or off. So, ito yung magkocontrol sa pag-andar ng ating mga HVAC unit. So, ang kanyang symbol ay para sa normally closed, ganito. So, yun, ganun pa rin. Pare-pareha sa iba nating mga or sa mga sa nakaraan nating sensing devices. Ang kaibahan lang nito, dito, meron tayong symbol dito ng heater. Yan. Tapos, ang normally open naman ay ganito. So, yan ay nakababa dyan. Yan. So, ganyan ang ating symbol ng temperature switch. Susunod ay ang limit switch. So, limit switch, ginagamit natin para pag-monitor sa halimbawa position ng cylinder, mga pinto, or iba pang application na kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na limit ng kanyang movement or position. Limit switch. So, ang kanyang symbol para sa normally close ay ganito. Okay, meron tayong line dyan. Tapos, maglalagay tayo dito ng wedge. Yan. So, yan ang normally close. So, ito dapat ay nakalapat dito sa ating stationary contact. Dyan sa ibabaw. Tapos, ang normally open naman, so, dapat naka-position siya pababa. Yan. So, yan ang simple ng limit switch. May pagkakataon na kailangan pakita natin yung actual na posisyon ng ating mga limit switch. Halimbawa, ito ay tumama doon sa ating limit na binigay. Pwede nating ipakita sa ating symbol yung tinatawag na posisyon niya kapag siya ay either normally closed, held open, or normally open, held closed. Okay? So, para sa normally closed, held open, halimbawa ito yung ating normal na posisyon ng ating limit switch. Yan. So, ang gagawin natin dito, kapag normally closed, held open siya, ibig sabihin, nagbukas ang ating limit switch. So, dapat ito ay nakaangat pataas. Okay? So, dapat itong moving contact na ito ay hindi lalapat dito sa ating stationary contact. So, iba ito doon sa normally open na
limit switch. Okay, so yan ang kanyang kaibahan. So kapag nasa ibabaw ng ating stationary contact at merong gap, ibig sabihin yan, normally closed, held open. Kapag normally open naman, held closed, ganito ang ating symbol. So dapat imbis na ganyan siya na naka-open, dapat ito ay nakalapat dito sa ating stationary contact. Okay, so take note na dapat nasa ilalim siya ng stationary contact. So ito ay magkaiba dito sa symbol ng limit switch na normally closed. Okay, so pag normally closed, ganyan. Kapag normally open, held closed, nasa ilalim itong ating movable contact. So, kung titingnan natin yung kung paano mag ang galaw ng mga contacts niya, halimbawa normally closed na limit switch. So ito yung ating limit switch. Okay, tapos meron tayong contact dito. Ito yung ating moving contact. Tapos ito naman yung ating stationary contact. So take note, nakalapat ngayon yung ating moving contact dito sa ating stationary contact. Kapag normally closed, held open, so halimbawa ang ating plunger dito ay tumama sa ating limit. So ito yung ating limit. Okay, so aangat ngayon itong ating moving contact. Aangat siya at magkakaroon ng gap ngayon dito sa ating stationary na contact. Sa normally open naman na limit switch, okay, so ito ang ating moving contact. Tapos meron tayong stationary contact dito sa babaw. Okay, so take note, meron tayong gap sa pagitan ng moving contact at stationary contact. So kapag normally open, held close, so ibig sabihin ang ating limit switch ay tumama doon sa kanyang limit. Okay, so yan. So ito ang ating stationary contact. Angat ngayon itong ating moving contact at tatama sa ating stationary contact. So magkakaroon siya ngayon ng connection. Okay, so mawawala yung gap.
So magko-close ngayon ang ating normally open na limit switch. So yan ang representation ng normally open held close or normally close held open na limit switch. So pwede rin natin itong gamitin sa ating mga pressure switch or float switch kapag gusto nating ipakita kung ano yung kanyang actual na position base sa application natin. So ngayon ay gagawa tayo ng isang basic na schematic diagram para pakita natin kung paano natin i-apply yung mga symbols na napag-aralan natin. Unang-una, ito ang ating tinatawag na power circuit. Okay. So, meron tayong halimbawa 3-phase na linya. Okay. So, line 1, line 2, line 3. Maglalagay tayo dito ng disconnect switch. Tapos lalagay tayo ng circuit breaker. So ito ang symbol ng circuit breaker. So meron niyang dashed line para mag-indicate na yan ay mechanically connected yung 3 poles na yan. Okay, so ito yung ating disconnect switch. Ito naman ang ating circuit breaker. Tapos, dapat meron tayong magnetic contactor. So, ito yung main contacts ng ating magnetic contactor. So, halimbawa, MC ang label. Tapos, maglalagay tayo ng ating overload relay. So, yan ang ating overload relay. So, OLR. At ito ang ating 3-phase na motor. Okay. So, ngayon, susunod natin yung ating tinatawag na control circuit. Okay, so halimbawa kukuha tayo dito ng linya mula sa line 1 natin. Okay, tapos punta ito ngayon sa ating emergency stop. So ito ang ating emergency stop push button. Emergency stop, tapos ang ating stop na push button. Tapos normally open na push button para sa start at ang coil para sa ating magnetic contactor. Tapos auxiliary contact na normally closed para sa ating overload relay. So, OLR. So, kakabit natin ito ngayon sa ating line 2. Yan. So ngayon, kailangan natin dito ng latching contact.
kukuha tayo mula dito sa ating magnetic contactor. Okay? So itong latching circuit natin ay pag-usapan natin kung paano gagawin, paano ito gumagana kapag ginawa natin yung ating tutorial para sa magnetic contactor at electromechanical relay. So dapat ang label nito ay kapares ng label ng ating coil. So ito ay MC. Yan. So yan ngayon ang basic na schematic diagram at pinakita natin kung paano i-apply yung mga symbols. So abangan nyo po ang susunod natin na mga tutorial at pag-usapan natin isa-isa kung paano gumagana at paano i-wiring ang magnetic contactor, itong overload relay, electromechanical relay at yung iba pa nating mga electrical na devices na ginagamit natin sa pagbuo ng control circuit. So, maraming salamat sa panonood at abangan nyo po ang iba pa nating mga susunod na tutorial para sa electric motor control.